Ngayon gagawa tayo ng gulaman, aboco pandan. Ginagamitan ko siya nito, galing sa Pilipinas, yung jelly powder ko. Tapos dito sa Germany, wala kaming fresh na coco, yung buko. Kaya ginagamitan ko siya ng nasakan. Ayan. Tapos ito yung condensed dito. Ganyan. Tapos, Nestle cream, ito yung naman ang ginagamit ko. Alternative, pero yun naman talaga ang ginagamit dito as Nestle cream, Schlagsahne. Ayan na siya. So, naluto ko na yung gulaman at hiniwa-hiwa ko na konti yung buko. Ayan. Dahil hindi ko pa tapos hiwain ng unti-unti pa liit-liitan yung buko pandan natin, kaya continue ang paghihiwa natin, mga baby loves. So yan ay medyo madami-dami din kasi isang balot yung ginawa ko, ay niluto ko eh. Kaya medyo marami siya. Medyo matagal-tagal yung paghihiwa ko talaga niyan, mga baby loves, kasi isang balot tapos napadamihan ko ng tubig. Tapos nagdagdag ako ulit kasi medyo malabnaw siya. Kaya mahirap naman na mamaya pag ilabas ko sa ref, magtutubig kasi siya, kaya ninagdagan ko ulit ng powder. Halo-haloin natin mabuti para maganda yung pagsama-sama ng buko at chili pandan. Lagyan natin ng Schlagsahne. Yan, ubusin natin yung isang pack ng Schlagsahne para masarap. Tapos yan, haluin natin maigi para mag-mix talaga yung Schlagsahne, buko pandan at saka yung buko pandan. Lagyan natin ng condensed milk. Grabe, nahirapan ako kasi ano pa na to? Malamig kasi na dito eh, kaya hindi siya na ano ba yan? Paano ba to? Gamitan ko siya ng kutsara. Ayan, para mabilis. Ay. Anin muna natin. Sayang yung nasa takip niya. So, nilalagay ko lang nito mga dalawa. Kasi sobrang tamis to eh. Yun. I-mix lang natin para mag-blend yung lasa niya. Ganito lang ako gumawa. Mas napaka-simple na buko pandan. Diba kahit nandito kami sa Germany, minsan nakakain pa rin namin. Kasi maraming mga alternative eh. Yung iba, hindi nila alam. Kaya ako nagsisearch or nagtatanong sa mga kaibigan, ano mga alternative na sangkap. Kasi minsan nakakamiss to eh. Nakakamiss kainin. Ayun. Pagkatapos nito, lagay natin sa ref. Kasi mas masarap pag malamig talaga. Ayan, tapos na.